morning, everyone. Good morning. Thank you for joining us today, and we hope you guys will come and see Silver Lining the Musical. Original eh. Pinoy na Pinoy! Wow! So, kwento sa amin, anong story ang meron sa loob ng ano na to, musical play na to? Well, ayun po, this is a musical inside of a musical. Whoa. So, basically, may mga barkada po na may homecoming dapat pero hindi natuloy. Kaya they decided to create a musical instead, okay, about their life story. Uh-huh. So, habang ginagawa po nila yung musical, may mga revisions, may mga edits na nangyayari. Tapos may mga na-discover din po silang bago tungkol sa life story nila. Okay. So, nagbabago din po sila as people. Tapos kami rin pong mga, ano po kami, actors acting as someone dito po, yes, sa musical. Wow, nakaka-excite naman pakinggan yun. Tsaka, ano naman po yung mga roles ninyo dito? Ako po si Young Anton, yan, sa musical na ito. Mm-hmm. I will be playing Young Leo, played by Sir Ricky Davao. Wow! The older version of Leia would be played, yeah, by Sir Ricky. Wow, that's nice. I'll be playing the role as Julia. Yon. Ako po si Young Josie. Yon. Yes. Ito naman ang surip. Total, sinabi mo namang ikaw ay magiging si Ricky Davao. Yeah. Diba? Yes. Anong pakiramdam at feeling makatrabaho yung mga veteran nating mga actors? Lalo na yung si Ricky Davao. Nag-ano na rin yan kasi director na rin siya. Yes. No? Kumusta? Grabe, sobrang... Na-pressure ka? Hindi na... Sobrang laking honor po. It's, aww, such a pleasure working with them. Tapos, sobrang open po nila as people. Like, ang gaganda po ng conversations that we have with them. Yes. Sobrang insightful po. Beyond our characters and beyond as actors. Like, ang dami po namin nakukuhang lessons from them. Oo! Sobrang po. Kasi pag nagre-rehearse po kami,
yung mga veterans po talaga, bigay na bigay din po sila. Oo, totoo yan. Mahiya kayong hindi pagbigay ng sarili ninyong effort. Akatilam, alam mo ba, totoo yung sinabi nila about Direk Ricky Davao. Nakasama din namin kasi sila sa ano, yung sa short film namin. So, totoo, napaka malaking ano honor yun ang makatrabaho. Sobra po. Ang setting pala ng play na ito ha, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, ay 1970s! Cool! Ang balita namin, actually nakausap ko sila kanina, grabe yung workshop nila, tsaka yung rehearsal nila, ang tanggal! 5 days a week, almost every day na yun. Hindi, pero marami kayong mga natutunang terminologies ng 1970s. Yes. Paano nakatulong sa inyo yun, na inaral nyo yung era na yun, my love? Anong nakatulong sa iyo doon? I learned about lahat ng pinagdadaanan nila noong 70s. Ang daming tungkol sa martial law. Nagkaroon ba kayo ng parang pagko-compare sa panahon ng... Siyempre, kasi diba yung mga born there. Apo. Sa ano na yun? Sa era na yun. Anong mga realization yun na ngayon na... Ngayon na nandito kayo sa generation na to? Ano yung nakita nyo? Sobrang iba po talaga siya sa... I mean, us right now po, as Gen Z people, madami po kami natutunan about the past. Kaya super grateful po kami din po sa mga veterans po namin kasi they taught us things that they... Para ka nag-aaral. Kasi nasubukan namin yan sa workshop namin. Araw-araw din kami doon. May mga time. Yes! Dagdag ko lang din po kasi yung musical po talaga namin is a conversation between generations. So, talaga, marami pong comparisons between yung panahon namin, ganito-ganyan. Pero, ito ang tanong ko, napipikon ba kayo? Hindi naman. No, napipikon pag naganito. Alam nyo, nung panahon namin, hindi dapat ganyan. Naku, Ate Love, nasanay na kami. How do you feel na, okay, kaya pala? Ano yung masasabi nyo dun sa mga pinagdaanan nila? Sobrang, ang ganda po nung feeling na parang you get to see their point of view po. Correct. Lalo na when we play characters that are in the 70s and we don't just get to know what happened to them, we also like literally get to put ourselves in their shoes. So parang sobrang nakaka-fulfill po talaga siya. Kaya nga, mukhang exciting talaga yung musical play na to. Kaya naman, imbitahan nyo sila, guys, sa panoorin yung Silver Lining. Hello po sa inyo lahat na nanonood at nakikinig. Sana po manood kayo ng Silver Lining musical this October 20. Ayan po, ticket prices ay nakikita nyo sa TV. Yes. And you can also check out tickets sa tickettome.net. Yes, guys. And our social media pages. Yeah. At Silver Lining the Musical and Instagram. Yon! Silver Lining the Musical. Saan matagal ba itong magra-run? Ilang shows? It's only running for this month. So it's only for 6 shows lang. Limited po talaga. Yeah. Only 2 weekends. Hello po mga kalit 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!